Isang buntis na misis ang hindi makapagtiis na makita na sobrang napapagod ang kanyang mister sa trabaho. Imbis na maaalagaan niya ito ay hindi raw niya magagawa sa kadahilanan na nagdadalang tao siya. Kaya nagpasya na lamang itong si misis na maghanap na ng isa pang babae na pwede at papayag na maging pangalawang asawa ng kanyang mister. Upang may mag-aalaga naman daw dito. Sana all. Hindi kaya mas lalong mapagod yan si lalaki sa binabalak mo, misis? Baka pati sa gabi ay kakayod na si mister. Well, sa videong ito malalaman naman natin kung uobra ba talaga ang paraan na naisip ng babae. Sino naman ang babae na tatanggap sa kanyang request na ito? At syempre, ano ang kanilang kwento? This is Kamata Story kaya hindi na natin patatagalin ito. Let's do this! Ang pag-aasawa ay hindi natatapos yan sa pagbanggit ng salitang I do at paglapat ng mga mainit na balat. Alam mo na yon. Syempre bilang kasado ay tungkulin ng bawat isa sa kanyang partner ang magampanan ang kanyang responsibilidad para mas tumibay pa ang kanilang pagsasama. Kaya naman ang babaeng taga Shah Alam, Malaysia na nagangalang Kuzatol Atika ay labis na nag-alala dahil hindi na niya magagawa ang responsibilidad nito sa kanyang asawang lalaki dahil sa kanyang sitwasyon. Si Atika ay bago lamang kasal sa kanyang long-time boyfriend na si Samuel. Bagaman bago nga lang silang kasal ay naubos ang kanilang ipon na pera. Kaya naman itong si Samuel ay tudong kayod na ang ginagawa para makapagpundar agad silang bagong mag-asawa. Nagtatrabaho si Samuel sa isang kumpanya at madalas itong nag-o-overtime. Kaya talagang pagod ito pag uwi galing sa trabaho. Si Atika naman ay labis ang suporta na binibigay sa kanyang asawang lalaki. Bagaman nasa bahay lang ito ay tudo ang asikaso nito kay Samuel. Kumbaga hindi na pinapayagan ng babae na makisali pa sa gawaing bahay ang lalaki. Mula sa labahin, paghanda ng pagkain, hugasin at marami pa ay sagot na lahat ni Atika sapagkat ayaw na raw niyang dagdagan pa ang pagod ng kanyang mister. Siguro optional na lang kung gusto pa rin ng lalaki na maka-score sa dilim. Nani? Total party pa rin naman iyon ang responsibilidad bilang mag-asawa. Kung talagang gusto ni Samuel ay sinisiguro talaga ni Atika na hindi mapapagod ang asawang lalaki sa kanyang kakulitan at makapagtrabaho pa kinabukasan. Okay. Ngunit nang napakalaman ng mag-asawa na nagdadalang tao na pala itong si Atika ay bigla na lamang nag-iba ang pamamalakad nila sa kanilang pamamahay. Dahil nga first time nilang magka-baby ay ganoon na lang ka-OA masyado si Samuel. Ayaw na niyang gumawa pa ng kahit anumang gawaing bahay si Atika dahil sensitibo daw ang pagbubuntis ng babae. Hindi na rin nag-abala pa na kumuha ng katulong ang mag-asawa dahil gusto nga nilang makatipid lalo na't magkakaroon na sila ng anak. Sa tuwing uuwi si Samuel galing sa trabaho ay agad ito ang gumagawa ng mga gawaing bahay. Kahit pagod ay naging all around kumbaga si Samuel sa nakikita ni Atika sa kalagayan ng kanyang asawang lalaki ay labis itong naawa at nag-alala na baka hindi kakayanin ni Samuel ang ganoon na setup. Dahil imbis na siya ang mag-aalaga rito, ay siya pa ngayon ang inaalagaan ng lalaki sa kabila ng ito pa ang naghahanap buhay para sa kanila. Para malutas na ang pag-alala ni Atika para sa kanyang mister, ay nakaisip ito ng paraan na tiyak akong hindi tatanggihan ng kanyang asawang si Samuel. Kahit naman ako syempre. Akalain nyo bang inimungkahi pa ni Atika mismo sa kanyang asawang lalaki na magdagdag na ng isa pang asawang babae? Oh my God! Para may mag-alaga sa kanya. Wow! Wala namang problema iyon sa kanila dahil pareho silang Muslim. Nang pumayag si Samuel sa plano ng kanyang asawa ay agad inirekomenda ni Atika sa kanya ang kanyang prospect na babae na nagangalang Nor Fatuna. Si Fatuna ay isang single mom at ayon kay Atika, magiging perpektong pangalawang asawa ito ng kanyang mister dahil sanay at magaling ito mag-alaga at talagang magkakasundo ang dalawa.
Napauo na lang si Samuel nang makita ang babae at hindi man lang nagkunwaring tumanggi. Baka magbago pa tuloy ang isip ni Mrs. No, kaya let's do this. Dahil para naman daw iyon sa kanilang kapakanan. Talaga lang Samuel ha. Ayon naman sa magiging pangalawang asawa na si Fatona, inamin nito na nagulat siya nang mabasa ang mensahe mula kay Atika. Ngunit nang magkausap ng masinsinan ang tatlo, ay pumayag na rin itong ikasal kay Samuel. Pagkatapos ng kasal ni Samuel at Fatona, ay tumira na siyempre ang tatlo sa iisang bubong. Kagaya ng inaasahan habang nagbubuntis si Atika, ay si Fatona muna ang fumafatong. Nani? I mean, gumagawa ng lahat ng play para kay Samuel. Parang nagpasablang kumbaga si Atika. Ano to, basketball? Walang naging problema dahil naging parang mag-best friend ang turingan ng dalawang asawang babae. Kaya naman maayos at masaya ang pagsasama nilang tatlo, lalo na siguro si Samuel na hindi na kailangang kumayod pa sa mga gawaing bahay dahil may mag-aalaga na sa kanya. Kaya lamang tiyak panigurado for sure, ibang kayod na ang kanyang ginagawa. Kaya masasabi ko pa rin, pagod ang kalalabasan ng maswerteng walang yang aktor. Kahit papaano ay hindi na nag-alala pa si Atika para sa kanyang asawang si Samuel. Imbis na selos ang kanyang pairalin, ay mas nanaig ang sobrang pagmamahal nito sa kanyang mister na si Samuel. Sa ngayon na nanganak na si Atika ay naging dalawa na siyempre ang nag-aalaga kay Samuel. Yun nga lang, dobling arangkada na ang ginagawa ng mama para sa pamilya. Kaya pagod na pagod lagi si Pugi. Sa usaping relasyong mag-asawa naman ay hindi raw nagsiselos ang mga babae dahil hindi naging basihan sa kanila kung sino ang nauna o pangalawa. Kumbaga pantay lang naman ang pakikitungo ng lalaki sa mga ito. Kung sino man ang kakalikuti ni Samuel sa buong gabi ay hindi na iyon malaking isyo sa kanila. Alam ng mga ito na hindi maaring pagsabayin sila ni Samuel dahil pagod nga ito galing sa trabaho. Siguro nakadepende pa rin sa lalaki yon. Kung gusto niyang mag-double burger, choice niya yon. Bahala na siya. Kaya Samuel, mag-ingat sa overfatigue. Ang tanong, makakapag-relax nga ba talaga si Samuel ngayong dalawa na ang kanyang asawa? Ikomento mo na ang iyong sagot, kamata, at masisiyahan akong basahin ito. At dito matatapos ang isa na namang kamata story natin. Huwag nyo sanang kalimutan na mag-subscribe kung trip mo ang ganitong content. Palike na rin ang video na ito bilang suporta sa aking channel. This is Leon Mata. Hanggang dito na lang. Salamat.